walang papasok na tubig dyan, good pa rin kahit dito yung baha natin. Hello mga ka-basic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga ka-basic, mag-share lang tayo ngayon tungkol sa mga motor natin na kung saan ay ngayon nga is talagang daming baha. At syempre may mga nagbumotor, pumipilit na isinusulong yung kanilang motor sa baha at tumitirik, okay? Yung iba naman, nakakalusot, ayan. So, pag-usapan lang natin ano yung mga bagay na pwedeng pasukan ng tubig na kung saan ay hindi na aandar ang motor mo or mamatay na siya at titirik na siya, okay? So, pag-usapan natin about doon sa, kuwan muna, sa makina, no? Yung makina naman natin sa baba, pinakababa is wala namang pwedeng pasukan ng tubig ito. Still, lahat yan, except lang dito sa engine breather niya, ito. Okay? Itong hose na ito ay siyempre yung mga iba, sabi ko nga, ay pumunta sa air cleaner box niya, dito. Okay? So, pumunta dyan, so safe na safe naman. Except lang kung pasira na yung hose mo, papasok ang tubig dyan. Pero kung hindi naman, walang papasok na tubig dyan, good pa rin, kahit dito yung baha natin, walang problema. Okay? Kasi nandito yung hose niya. So, kaya wag natin na ilalabas to or maglalagay ka lang ng kahit mushroom na kwan dito, hingaan niya, no? Mas maganda na hose yan na papunta sa taas, okay? Kahit hindi pumunta sa air cleaner natin, box natin, kahit basta itaas mo dito, okay? Itaas mo yan para hindi abutin ng tubig. Kasi once na napasukan ito ng tubig, syempre papasok sa makina natin, maghahalo sa oil. Syempre hindi na pure oil yung ipapump ng oil pump natin. So, ibig sabihin, mangyayari dyan is hindi na maganda yung lubrication ng ating mga parts, kaya masisira yung mga parts natin, syempre. Ayan. So, ang next naman natin, mga kabisik, hindi lang dito sa ating engine breather natin, dito rin sa ating carburetor. Okay. Yung carburetor natin, syempre, yung mga iba, mayroon pa yung hose dito, no? So, may possible kasi pag masyadong mahaba yan, hanggang doon, okay, yung hose natin, galing sa ating basin ng ating carburetor, pwedeng makahatak yan ng moist ng tubig. Especially pag dito na yung tubig natin, possible na makapasok dito sa loob ng ating basin. Kaya, maghahalo yung gas at saka tubig. Ayun na, hindi na maganda yung andan ng motor mo at mamamatay na siya. Okay? Ganon. Ano pa, dito sa breather ng ating, or dito mismo sa mga aabot na dito, okay? Pag hindi nakasealed ang mga yan, pati nga dito, pag hindi nakasealed yan, papasukin yan yung tubig yan sa air cleaner natin, wala na. Malalagyan na ng tubig yung ating carburetor. Yun ang kalaban niya, yung tubig. Okay? At yun ang kakamatay ng ating motor. Kung hindi rin okay yung ating total cable, ito, may pwedeng pasukan dito sa taas, yan. Pasukan ng tubig yan. Dito, wala na, mamamatay na yung motor natin. Okay? Pero pag gudang mga yan, si lahat yan, hindi mamatay ang motor mo kahit dito yan, yung baha. Okay, kayang-kaya niya yan. Kasi mataas yan, itong TMX 155. And then next, is itong ating ignition coil. Kasi minsan dito, nagkakaroon ng leak ng kuryente. Ito, kaya nga, lagi natin ng tape, oh. Okay? Kaya may nag-leak na kuryente niya, malakas na yan, nagbabody ground yan, tapos nabasa pa ng, ng tubig yan o ulan, syempre mamamatay na. Pati itong cup natin, pag sira na yung cup natin, may lumalabas ng mga kuryente dyan, mamatay yung ating motor pag na kahit naulanan lang yan to. Okay? Ayan. Kaya ano pa? Syempre ito, kung maabot nito, okay? Grabe naman yung baha, no? Wala talaga. Dito kasi yung pinaka air intake ng kwan. Pinaghugutan ng hangin yung ating airbox dito. Okay? Mataas talagang kaya maganda. Pag sealed ito, sealed ang mga yan. Okay? At least, kayang-kaya ni TMX 155 na lumubog sa mga tubig. Okay? Kaya ngayong isang video na nakita natin na kung saan ay kahit lubog yung TMX, kayang-kaya pa rin niya. Okay? At yung mga iba pang mga motor. Ay, hindi lang naman TMX 155. Basta importante nga is hindi mapasukan ang airbox mo ng tubig, yan. At carburetor, hindi mapasukan ng tubig yan. Kayang-kaya na yan. Okay? At walang tagas ng or leak ng kuryente sa kanyang ignition coil. Pwede yan, aandar yan. Walang problema yan. Okay? At kung ito, itong engine breather natin, is nakataas naman yan. At hindi mapasukan ng tubig, okay naman. Hindi naman magmamalfunction yung ating makina. Okay? Pero yun mga ka-basic. So, yun lang ang konti ating ma-share. Basta, mahalaga is huwag natin ipilit ang ating motor na iusong sa baha. Kung alanganin naman yung mga sinabi ko kanina, alanganin yung mga
Apa natin yung pwedeng daan ng tubig, huwag mo nang ipilit kasi titirik ka talaga sa baha at baka maanon pa yung motor mo dahil hindi mo na mapandar, okay? Ganun yan mga kabisik, okay? At syempre ang isang kwan dyan, pag nasa baha ka talaga, huwag mong, pag binilit mo na siya, bibilit mo talaga siya, huwag mong pa-istapin kasi papasok yung tubig dito sa tambotso niya, okay? Alright, at pwedeng papasok dito, okay, sa may exhaust niya. Diretso lang na birit para continuous lang yung flow ng ating exhaust gases, okay? So, I hope so far yun yung ating i-share sa paglusong sa baha ng ating mga motor. Pero ingat pa rin mga kabisik, ingat-ingat, at ngayon maulan talaga, may bagyo. At balis naman yung bagyo, pero ayan, konting kaalaman lang mga kabisik. Alright, thanks for watching and please like, share and follow. God bless everyone.